Hi guys, welcome sa C3 Graphics. So ngayon guys, ang topic natin is sublimation. So ang common problem kasi natin sa sublimation, yung gray shading, kung paano ba siya palalabasin, paano siya i-apply sa design na ipiprint natin. So guys, sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo yung way ko kung paano ko siya piniprint at paano ko siya pinapalabas sa t-shirt na ipiprint ko. So guys, simulan natin. So ayan guys, makikita nyo rito guys, meron na akong mga naka-rating color shade with color code. Bali itong mga shade na yan or swatches na yan, mapapansin nyo medyo parang kulay blue siya. Pero pag hinit press natin siya, kulay gray ang lalabas sa kanya. So ayun, pwede nyo na lang siyang kopyahin para sa reference nyo pagka may print kayong color green. Yan, ito na lang gamitin nyo. So yung color code niya, yan, makapansin nyo. So guys, pansin nyo guys yung figure, itong bilog na to, pag gano'n na siya palight, hanggang sa palight color guys, pwede nyo pa siyang i-adjust. Kayo na bahala kung anong grade yung pagka gusto nyo, pero ito sa akin kasi the best nito. So yan guys, yung ngayon gagawin ko itong mga shade na to, ililipat ko rito sa design na ipiprint ko. Hindi na siya makampi. Ngayon guys, paano ko ba siya i-apply itong mga color shade na to dito sa design na ipiprint ko? Kasi guys, itong design na to guys, pagka pinirink natin ito ng diretso, yung lalabas dito maroon. Ayun yung nagiging problema natin. So ang gagawin ko ngayon, hide ko muna to. Select ko lang itong layer na design natin. Punta kayo ng select color range, then i-pick nyo yung kulay green. Invert. Pagka-pick nyo ng kulay green, ayan, kapain nyo yung fuzziness. Hanggang sa makakuha nyo lang itong kulay green na ito, napapalitan natin ng shade. Click OK. Then pansin nyo nag-select siya. I-control shift I nyo para mag-invert selection. Create kayo ng new layer, tapos punta kayo ng paint bucket ko. Palitan nyo siya ng shading. Open nyo na itong swatches nyo. Then punta kayo rito sa color picker. Then i-pick nyo yung itong, para sa akin itong pangalawa kasi medyo light gray na to. Then i-paste ko na siya rito. True paint bucket ko. Then guys, napansin nyo yung kulay niya nang iba. Parang kulay blue, nakakaduda, pero pag pinirin nyo siya ng heat press, wow, magic, kulay gray yan. Bali yan guys, yung pangalawa naman, dark gray. So same process pa rin tayo. Bali, select itong layer na to, yung design natin, color range, then pick nyo lang yung dark gray. Itong fuzziness, ibababa ko siya para hindi madama yung iba. Bali, yung makukuha lang natin, itong dark gray lang talaga. So 52, okay na yun sa akin. Click ko lang okay. Tapos control shift I para mag-invert selection. Create kayo ng new layer, tapos open nyo yung swatches, color picker. Then ito yung pinaka-top, ito yung pinaka-dark green. So pipick ko to. Okay, tapos G para sa paint bucket tool, then right click para ma-apply. So ayun guys, makikita nyo, ayan na yung kulay niya. Ayan yung kulay niya dito ngayon sa monitor. Pero pag pinirin natin siya, ang kalalabasan niya guys, ganyan. So ganyan lang guys, mag-apply ng magpalabas ng kulay gray sa sublimation.
So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Subscribe kayo dito sa YouTube channel ko para sa mga susunod pang mga tips and video tutorial about printing. Silk screen and digital printing. Ayan yung topic ko lagi. Yun lang guys, maraming salamat.